Psycho Psychic Net Idol? Nanatili pa rin ang hinanakit ng mga inalay sa Kazuni Village. O sabi nila, susumpain nila sino mang pumunta sa kanilang lugar. Meron ba talagang village dito? May total solar eclipse. Susubukan namin mag-special live stream mula sa village. Maniwala ka! Totoo ko psychic siya! Hindi lang yun. Magaling siyang psychic! Ito ang mga espiritu ng mga nagsakripisyo na kanilang sarili para may kumplisi pa kinuha ka kami! Huwag daw sarayan! Ha? Gamitin mo kapangyarihan mo para mawala ka, Shin! Ayoko! Ngayon na! Nasira na ka, Shin! Hihintayin na lang natin ulit ang pagkabuhay muli na pakinuha ka kami! Sa mundong ito, iilan lang ang nakakaalam na may mga alien na palihim na nakatira dito. Ito ang kwento ng mga kabataan na nakasalamuha nila. Akalain mong multo pala yung mga tao rito? Mga masasamang espiritu sila. Hindi mga multo. Paglipas ng panahon, naging masasamang espiritu rin yung kaluluwa ng mga ginawang alay. Kaya nakipagtulungan sila sa mga alien. At ginamit ka nila. Alam mo ba? Sa totoo lang, hindi ko akalaing psychic ka nga talaga. Yung kapangyarihan ko, pamalasin ang dala. Halika na. Dapat makaisip tayo ng paraan kung paano natin pipigilan yung halimaw. Mag-isip ng paraan. Baka may nakatagong hint dyan. Nang mga panahon yan, inaalin na ang mga buhay ng tao.
Siya bang nagsil sa halimaw? Siguro. Teka, alam mo ba kung paano isil ang halimaw na yon? Mukhang ganun na nga. Pangit ang energy ng Earth. Aba, mukhang pareho kami ng iniisip ng binibini. Ano ba yun? Wala. Ginamit ang magandang shaman, ang shrine bilang medium, para kunin ang energy ng lupa, para maisil ang halimaw. Ganun pala yun. Sabi mo. Wala akong narihirinig. Uy, Hiroyuki! Tapan mo ang tenga mo! Hindi maganda ang tunog na yun! Huwag mong papakinggan! Kayo rin! Baka po, pagagawan ko ng tunog na yun. Sorry talaga, Chibisuke! Huwag mo dalawa. Magiging maayos din nila. Pupunta tayo kay na Mama at Papa. Sorry. Hindi ko kayo nailigtas. Pasensya na. Sorry talaga. Ang maganda lang na nangyari sa akin. Okay lang ba kayo? Anong nangyari? Ang halimaw na yon, naglalabas siya ng sound wave na di natin naririnig. Yun nga talaga ang tunog na yon. Kilala mo? Narinig ko lang ang tungkol sa kanya. Siya si Nightfang. Binabangungot ang mga tao at kinoconvert niya ang paghihirap ng iba para magkaroon siya ng enerhiya. Paghihirap ng mga tao? Ha? Kung ganun, kinoconvert niya ang paghihirap ng iba para lumakas siya. Yun siguro ang dahilan kaya lumipat siya sa mas mataong lugar. Paano natin lalabanan ng ganyang kaiju? Kung ibabalik natin ang parehong sound wave sa kaiju, makakancel kaya natin ang tunog niya sa tingin mo? Tingnan niyo to. Ano kaya kung palibutan natin siya na parang ganito? Gagano naman yan base sa theory? Lagot na. Kulang na tayo sa oras. Pwede bang dalhin mo tong data sa mga munisipyo sa paligid?
Iwan mo ang intercom habang ginagawa ang misyon. Doon natin ipi-play ang sound waves. Roger! Halika. Pero habang hindi nakasilang halimaw na yun, gamitin natin na meron tayo. Nakakasiguro ako na hanggang sa ngayon, may natitira pa rin enerhiya ng lupa doon. Kung mapapalabas yan ng binibini at pagsasamahin niyo na takapangyarihan ng liwanag, may chance na tayong manalo. Ba't ganon? Parang ang bigat ng balikat ko. Wait! Excuse me. Matagal ko nang sinara ang puso ko dito. Nasasaktan ng iba sa kapangyarihan ko. Mula pagkabata, gano'n na. Hindi ko naman ginusto ito eh. Sa totoo lang, ayoko nito. Ayokong magdamit ng ganito at maging psychic idol sa internet. Kaya lang, may dahilan at binigyan ka ng ganong kapangyarihan. Ano masasabi mo? Baka ito na ang tamang panahon para gamitin yun at patulungan mo ang iba. Kumalasan lang ang dala nun. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang plano ngayon. Pero hindi natin pwedeng ilagay sa panganib ang kliyente natin. Pasensya ka na. Alis na ako. Tutulungan ko si Homer eh. Binigay ko ang data sa municipio, school at sa factories na malapit dito. Simula na ang broadcast. Okay, no problem. Laban sa Silver Giant. Pagkatapos atakihin ng ilang beses ang halimaw, pinaniniwalaan na kakampi ng mga tao ang Silver Giant. Pero masyadong malakas umatake ang halimaw at nahihirapang lumaban ang Silver Giant. Kapag nagpatuloy ito, siguradong malaki ang idudulog nitong pinsala. Kung malapit kayo sa lugar na ito, mas mabuti pang magsiligas na kayo at iligtas nyo ang inyong mga sarili. Maghanap kayo ng ligtas na lugar. Okay lang ba siya? Kita kong determinado na siya. Kaya paano ko pa siya mapipigilan ito? Thank you.
kapangyarihan ng lupa sa kanya. Ako ang gigising sa kapangyarihan niya. Okay. Ina-livestream mo pa ba yun? Hindi na. Okay, sige. Sama na ngayon ang kapangyarihan ng lupa at ng araw. Malakas ang kapangyarihan ko! Ayos. Gamit ang bagong kapangyarihan, talunin natin ang halimaw! Earth! Shine! Hawak ang kapangyarihan ng liwanag! Ready? Go! Ultraman Taiga! Photon Earth!
Naramdaman ko ang suntok mo. Tulad ng inaasahan ko sa anak ni Taro. Sige, matuwa ka lang sa bagong kapangyarihang nakuha mo. Habang pwede pa. Malaki ang naitulong ng kapangyarihan mo kay Ultraman. Wala yun. Ginawa ko lang ang dapat na gawin. Ano nang gagawin mo ngayon? Siguro itutuloy ko ang pagiging net idol ko. Pero hindi na ako manggugulo. Basta ang mahalaga, masaya ka. Tatanggapin ko itong kapangyarihan. Pag may nangangailangan ng tulong, di ako magdadalawang isip. Gagamitin ko to. Bakit? Yung may star. Yung color blue. At saka yung bull. Parang red ogre. Alam mo, Hiroyuki, may pumuprotekta sa yung guardian spirit na may sungay. Poprotektahan ka mula sa panganib. Anong sabi mo, guardian spirit na mayroong sungay? Sinong tinatawag mong red ogre, ha? Mada, kizuite nai ka na. So, Who's